Hello, 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 hello. Radyo Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre, taong 2023. Mga kabomba Kester Nation, si Christmas Countdown, 38 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, malaking pinsala inaasahan kasunod ng Intensity 8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kanina pong alas 4 ng hapon. Today naman na may simoy ng Pasko, aasahan bukas sa Dugong Bombo 2023. Samantala, Artificial Intelligence, Energy Security, Investment Opportunities, sentro ho yan ang naging mensahe nitong si Estados Unidos o United States President Joe Biden sa nagpapatuloy na APEC Summit. Ang ikawalong batch naman ng overseas Filipino workers mula doon sa Israel dumating na kanina sa ating bansa. Mga Pinoy workers naman apektado sa nagpapatuloy pa rin kaguluhan doon sa Israel, sumailalim sa psychological briefing. Bagong kalihim ng Department of Agriculture, inilatag yung mga plano para mapagbuti ang sektor ng mags o pagsasaka. Samantala, inanunsyo rin ang pagkakahuli sa big-time onion smuggler. Sa entertainment news naman, Miss Universe Organization President inanunsyong magbibitiw na. Sa gitna po yan ang nagpapatuloy na Miss Universe 2023 doon sa El Salvador. Abangan din sa ating sports balita mamaya, Jimmy Butler at Miami Heat dinepensahan ang home court laban sa Nets 122-115. Sa international news naman, bangkay ng dalawang bihag ng militanteng Hamas na recover malapit sa Al-Shifa Hospital sa Gaza. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Kester Nation, nayanig po ng 7.2 magnitude na lindol ang Davao Occidental at ang mga karating nitong lugar sa bahagi po yan ng Mindanao. Naranasan ito kanina ng alas 4.14 ho ng hapon. Namonitor ang epicenter sa layong 30 kilometer. Ito ho'y sa timog kanluran ng Sarangani Province, doon ho sa Davao Occidental. O ito ho'y Sarangani, bayan po ng Sarangani sa Davao Occidental. May lalim na 10 kilometro at tectonic ito ho'ng pinagbulan. Instrumental intensities naman ang naranasan kaugnay po ng naturang pagyanig. Intensity 8 ang naranasan po dyan sa may bahagi ng Glan, Sarangani, General Santos City, South Cotabato. Intensity 5 ang naranasan dyan sa bahagi po ng Matanao, Davao del Sur, Maasim, Malapatan, Sarangani, Lake Cebu, Tampakan, Pulumulok, Banga, dyan po sa probinsya ng South Cotabato. Intensity 4 ang naranasan naman sa Kidapawan City, Cotabato, sa Magsaysay, Davao City, Davao del Sur, Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Maitom, Sarangani, Norala, Tantangan, South Cotabato. At maging dyan sa may President Quirino, Lebac, Isulan,
Esperanza, Colombio, Calamansig at maging sa bahagi po ng Sultan, Kudarat. Kaugnay po niyan, magkakabombo, kuha tayo ng mga development humamaya mula ho sa Bombo Radio Jensen. O naka-standby na, halon, nasa linya na ho natin ang Bombo Radio Jensen. O Bombo Radio General Santos City, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa naging epekto ng naturahong pagyanig. Ang Bombo Radio Coronadal, no, ang ating pong unahin o bibigyang daan, kaugnay pa rin po dito sa nangyari pong pagyanig. Bombo Radio Coronadal, please come in. Yes, magandang gabi, Bombo Genesis, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Nasa 15 ang naiulat na sugatan at dinala sa South Cotabato Provincial Hospital matapos na yumanig ang magnitude 7.2 na lindol alas 4:14 kaninang hapon, kung saan dito sa buong lalawigan ng South Cotabato ay unang inilabas ng CVOX nasa intensity 8 ang naramdaman. Maging kami dito sa himpilan ng Bombo Radio Coronadal kanina ay may mga halos sa hindi makahinga dahil sa lakas ng lindol na aming naranasan sa bahagi ng South Cotabato at mismong dito sa sentro ng lungsod ng Coronadal. Itong 15 nasabi kong naiulat na mga nasugatan na dinala sa South Cotabato Provincial Hospital, kung saan ito ay nagmula sa mga mall na may matataas na edifisyo dito sa Coronadal City. Naiulat ang mga nasugatan na mga estudyante din, senior high school ng Coronadal National Comprehensive High School. But ayon sa ating pakikipagpanayam kanina sa ating CDRRMO kay Sir Cyrus Urbano, sinabi nito na patuloy ang kanilang monitoring dahil nga nagpanik ang mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga nasa mataas na mga building kagaya nitong mga paaralan na nasa 3 at 4 na palapag dito sa Coronadal City. Sa aming paglibot sa patrol kaninang hapon, mismong nasaksihan ko po at makikita ngayon sa video na ating ipinadala po dyan, na nasira ang bahagi ng Gaisano Grand Mall Coronadal. Ito ay medyo malapit lamang po, Bombo Genesis, dito sa himpilan ng Bombo Radio Coronadal. Ang nasabing mall ay una nang naitalang may pinsala noong nakaraang pagyanig din. Malalakas na lindol noong nakaraang mga taon. Ngunit nagpapasalamat naman ang management and staff ng Gaisano Grand Mall Coronadal dahil walang naiulat na nasugatan sa kanilang mga empleyado. Sa ating pakikipag-usap kanina sa supervisor ng Gaisano Grand Mall Coronadal na si Ginoong Mark John Fines, sinabi nga nito na sinecure nila ang kanilang mga customer at saka po lumabas. Naabutan namin na nasa labas po sila ng Gaisano Grand Mall at ayon sa kanya ay kumpleto naman ang headcount na nasa 200 na mga empleyado at walang naiulat na nasugatan o naiwan doon sa loob. Itong nasirang edifisyo or itong nasabing building ay nasa bahagi ng parang second floor na area ito ng Gaisano Grand Mall Coronadal, kung saan dito rin na dito rin ang tanggapan ng SSS Coronadal branch at ayon nga sa information kanina nga kasi hindi pa sila pinapapasok dahil nga nawalan agad ng kuryente after 5 minutes na naranasan namin yung malakas na lindol ay nawalan ng kuryente ang buong Coronadal City. Hindi sila pinapasok but nakita po di umano na na-bar down itong bahagi ng SSS Coronadal na malapit dito sa area kung saan din nawasak itong bahagi ng labas na porsyon ng Gaisano Grand Mall Coronadal. But so far as of now, wala pang ipinalabas na official statement ang management ng Gaisano Grand Mall Coronadal kung babalik ang kanilang mga empleyado. Ngunit ang siniguro di umano nila na walang nasugatan at i-assess pabukas ang buong mall kung maaaring makabalik pa ang mga empleyado. Sa kabilang banda, sa ibang parte naman ng South Cotabato, sa monitoring ng
Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamamagitan ni PDRRMO Rolly Duin Aquino, sinabi nitong wala namang malalaking pinsala na naitala. But so far, ongoing ang kanilang monitoring at assessment kung meron pang mga areas. Because South Cotabato is known, lalong-lalo na itong mga mountainous area dito sa Lake Cebu na naitala rin yung intensity 6 sa bahagi ng Coronadal. May mga bulubunduking bahagi na prone bombogenesis sa landslide. At ito ang chinecheck sa ngayon kung meron bang mga mamamayan na nasugatan o natabunan o kung may ibang pangyayari na dala kaugnay itong malakas na lindol na narasan dito sa Mindanao, lalo na ang malakas na lindol na narasan dito sa lawigan ng South Cotabato. Isang question lamang, Buburadyo Coronadal, ano? Yung 15 na nababanggit ninyo kanina, yun may pawang mga sugatan pa lamang, ano? Wala namang paulat o napaulat initially na mga natrap pa doon sa ilang malalaking gusali na nababanggit nyo kanina, Buburadyo Coronadal? So far, sa aming pakikipagnayan sa ating mga opisyal, lalong-lalo na sa CDRRMO ng Coronadal at TDRRMO ng South Cotabato, walang naiulat na natabunan or natrap, no? As of this time, bombogenesis. So far, yun lang yung 15 na sugatan na kinabibilangan ng mga estudyante at ilang mga nagtatrabaho sa mall dito sa Coronadal City. Malaking consolation lang. Si Bombo Aber, I believe may mga karagdagang katanungan, Bombo Aber. Yes, Bombo Yvonne, follow up lang, ano, as of now, sa base sa mga authorities, wala ba silang napapaulat pa na missing, especially dun sa mga lugar na nabanggit mo nga na possible na nagkaroon ng mga landslide in epekto itong malakas na lindol, Bombo Yvonne? Bombo Bing po, Bombo Everly, yes, nagpapasalamat po kami dahil sa monitoring din namin at pagkikipag-ugnayan sa ating mga opisyal ay wala pong naiulat na missing o nawawala sa ngayon. But we will check also, nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga official dito sa South Cotabato, lalong-lalo na doon sa mga areas na sinabi ko kanina na prone po sa landslide. Okay, sige, standby lamang, Buburadyo Coronadal, ano? Muli ka namin babalikan dyan mamaya. Meanwhile, papasukin muna natin ang report din ng Buburadyo Jansan. Buburadyo Jansan, please go ahead. Yes, Bombo Genesis, Bombo Everly, ramdam pa rin ang taba at takot sa lungsod ng General Santos matapos niyang naranasan ang pandinig, malakas na pandinig at indoor sa Sox Surgeon Region na umabot na ng 6.8 magnitude. Kanina nga ay nakausap natin si Jansan City Mayor Lori Di Pacquiao kung saan ang mismo mayor na pumunta sa mga malalaking building para malaman ang epekto ng magnitude 6.8 na naramdaman dito sa aming lungsod. Nagsinabasan rin ang mga videos mula sa mga mall, ilang mga establishmento, mga gusali, eskwelahan, kung saan sunod-sunod ang paghulog ng mga debris sa kanilang mga pwesto. May ilang mga tulay rin ang sa ngayon sa Sarangani Province ang bitap at hindi muna pinapadaanan na Bombo Genesis at Bombo Everly. Itong hapon lamang, binago ng T-Box ang unang pinalabas na report mula sa 7.2 magnitude. Ginawang 6.8 magnitude ang lindol at hindi intensity 8 ang naranasan sa Jensen kundi intensity 6 lamang. Binago rin na T-Box ang lalim na pagyanig mula sa 10 kilometers naging 72 kilometers na namula sa Sarangani, Davao Occidental Province. Base naman sa pinalabas na ilang impormasyon na P-Box no intensity niya. For ngayon, ang Tiamba, Sarangani Province, ang Polomolok South Cotabato at General Santos City. Intensity 5 ang Pantukan, Davao de Oro, City of Tagum sa Davao del Norte, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Alabel, Maachim at Malungon sa Sarangani Province, Banga, Lake Cebu, Tampakan at Tupi sa South Cotabato. Pasali na rin ang Takurong sa Sultan Cedarata. Naiwan naman sa Intensity 5 naman ang City of Zamboanga, Magsaysay, Davao del Sur, City of Davao, Balisilan, Kabakan at City of Kidapawan sa Cotabato. Sa Malapatan, kasali rin sa Maytarangani at ang City of Coronadal sa Norala at Santo Niño sa South Cotabato. Sa ngayon nga, Bombo Genesis at Bombo Everly, may ilang mga lugar pa rin sa lungsod ng General Santos ang walang supply ng kuryente. Kaya nga, pahirapan dito ang pagtawag sa kanila mga mahal sa buhay, lalo na yung mga estudyante na sa ngayon ay hindi pa nakaka-uwi.
sa pag-iikot rin natin sa mga mga daanan dito nga sa lungsod ng General Santos, pahirapan din ang pagbiyahe, mga kabombo. Sarado rin ngayon ang mga establishmento, ang mga mall, ilang mga videos rin ang nagsilabas sa social media kung saan kitang-kita ang kaba at takot na naramdaman na mga taga-lungsod sa General Santos. Bombo Janice. Oo, kayo dyan sa Bombo Radio General Santos, kamusta naman yung kalagayan ninyo dyan, Bombo Philip? Ito nga, medyo natatakot pa rin tayo at nakakaramdam ng konting kaba, Bombo Janice, dahil nga may lumalabas kanina na may threat ng tsunami. Threat dito sa lungsod ng tsunami dito sa lungsod ng General Santos, pero quickly naro, may napinalabas na clarification ng PBOX kung saan sinabi na walang tsunami threat dito sa lungsod ng General Santos. Kanina nga sa oras kung nangyari yung pagdanig, Bombo Janice, habang kayo nag-ikot, nagmulang nakipagsayawan din ang Bombo Patrol natin sa pagdanig dito sa nangyari sa lungsod ng General Santos. Ngayon, hindi natin na wala pang mga confirmation mula sa lungsod ng General Santos sa LGU Johnson mula kay Mayora at departamento ang hindi pa napapalabas ngayon ng mga information, katulad na lang ng City Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection. Pero sa ngayon, sa ayon pa kay Mayor Pacquiao, ay mayroon ng 22 individual ang nasugatan at dinala na sa isang government run hospital sa lungsod ng General Santos. Pero so far wala pa namang na italang patay kahit papaano. So far, Bombo Genesis, wala pa namang na italang patay. May mga sugatan lang at medyo nahilo dahil nga sa nangyaring lindol. At ngayon, so far, so good pa naman ang siyudad sa General Santos. Okay. Si Bombo Ever, ang ating katandem, may karagdang katanungan. Bombo Ever? Yes, Bombo Feli. Philip, dito sa nakikita natin, aside dun sa lindol, is parang umuulan din ano, yung weather dyan is parang hindi rin maganda. And as of now ba, dun sa mga pina-flash natin dito sa ating live ngayon, is nakikita natin more on commercial establishments, itong mga affected dito sa malakas na lindol. How about sa mga residential, Bombo Philip, dyan sa Johnson? May mga nakalap na rin po ba tayong impormasyon na pinsala? Sa nangyari ng pagyanig, Bombo Everly, no, biglaan nga ito nangyari at nakita natin yung sitwasyon sa ilang mga lugar dito sa lungsod ng General Santos kung saan yung ilang mga residente mula sa kanilang kabayan biglang lumabas sa kanilang tinutuluyan, Bombo Everly. May mga magulang rin na inuna yung kanilang mga anak upang masigurado yung kanilang mga proteksyon. Kung tatanungin natin kamusta yung mga residente dito sa lungsod ng General Santos, ngayon nakakaramdam pa rin ng takot dahil nga inaasahan maya-maya lamang ay meron pa rin mga aftershocks na posibleng maramdaman dito sa lungsod ng General Santos at buong Southern Region. Pero sa ngayon, nasa 6.8 magnitude pa lang yung sinasabi ng PBOX, posible maya-maya ay magbabago ito at magpapalabas din yung mga iba't ibang departamento at agencies ng mga impormasyon, Bombo Evelyn. Okay, sige. Bombo Philip, balikan ka namin dyan. Ano? Meanwhile, nasa linyan din natin ng Bombo Radio Davao para sa karagdagang pang mga development. Okay, mula ho sa Bombo Radio, Jensen, tungo ho tayo sa Bombo Radio Davao. Bombo Radio Davao with Bombo Melody. Bombo Melody? Yes, Bombo at Kabombo. Dito naman sa Davao City, no, nasa 50 ang mga evacuees mula sa Siam na mga kabahayan na apektado sa nangyaring lindol kaninang alas 4:14 ng hapon. Itong mga residente ay mula sa Barangay 76A, Bukana. Dahil sa pagtama nung malakas na lindol ay nahulog yung crane sa tuktok ng isang under construction na condominium doon sa Barangay 76A, Bukana. At may isang bahay na nahulugan ng debris sa nitong crane na nahulog sapagkat sa kabilang dako sa kabutihang palad naman ay wala namang nasugatan. Sa ngayon no, nasa evacuation center ang 50 na mga residente. Maliban diyan, may mga hinimatay din kanina na mga mallgoer matapos ang nangyaring lindol na tumagal ng humigit kumulang nasa isang minuto
ang tagal nung pagyanig dito mismo sa himpilan natin sa Bombo Radio Davao, ay makikita talaga natin yung pag-swing nung ating parang ano talaga tong tower natin dito sa Star FM. At sa ngayon, patuloy pa ang monitoring. May mga natalang landslide sa Davao Occidental. At sa monitoring, initial monitoring naman ng CDRMO, at activated na ang kanilang BDRMC, mga volunteer groups at response cluster, ay wala namang possible damages na nangyari o naitala sa ngayon. Pero nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng otoridad dito sa Davao City. At ngayong gabi nga ay inantabayanan na bibisita si Davao City Mayor Baste Sebastian Baste Duterte doon sa Barangay 76 sa Dasa A upang makita talaga o mabisita yung area. Dahil so far sa nangyaring lindol kanina, iyon yung tinamaan talaga ng damages sa Bombo Everly. Okay. So as early as now, after 2 hours, Bombo Melody, meron na bang inilikas? Ano? Nababanggit po kanina, hanggang 50 na yung inilikas after 2 hours or 2 hours after na mangyari yung lindol? Kaagad na inilikas yung mga residente dahil nga yung isang gusali, isang condominium na ginagawa dito sa Barangay 76 Das A ay may nahulog na crane. At sa ngayon may isang nire-rescue na 70 years old na matanda, pero ayon sa mga rescuer ay wala namang natamong sugat nitong isang biktima, pero yun, pinapakiusapan kasi nagmamatigas na iwan ang kanyang bahay. Okay, sige. Bombo Melody, ang ating tandem si Bombo Ever. Bombo Ever, yes, question? Bombo Melody, dyan sa mismong Davao, gaano katagal itong pagtama ng lindol dyan? And as I know, ito yung inyong lugar dyan sa Davao, ang pinakamalapit doon sa epicentro ng lindol, Bombo Melody. Sa observation namin kanina, no, sa observation natin kanina dito sa himpilan, kasi nasa mahigit kumulang isang minuto yung tagal nung pagyanig. Nung una ay mahina lamang, kaya parang matatapos din to, pero kalaunan ay bigla na lang lumakas yung pagyanig, kung kaya't nagsilabasa na kami ng mga empleyado dito sa loob ng Bombo Radio Davao katapos lang ng meeting na isinagawa para sa event event natin bukas. Nung paglabas namin doon, na namin nakita na halos yung mga katabing gusali na din yung mga empleyado, kahit nasa hindi naman two story yung pinagtatrabahuan nila, ay nasa labas nanginginig dahil sa takot, kasi itong Davao City nakaranas na ng malakas na lindol way back 2019, at muli na namang naranasan yung ganun kalakas na lindol sa paanan mismo nitong rehiyon ng Davao, doon sa Davao Occidental. So far, sa ngayon, yan ang latest. Inaalam pa natin yung karagdagang detalye at nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng otoridad dito sa Davao City. Okay, maraming salamat, Bombo Melody. Yan na muna ang latest mula dito sa Bombo Radio Davao. Ito si Bombo Mel Validor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Kuha pa rin po tayo mga dagdag na development mamaya, mga kabombo, habang patuloy din po natin inuuglayan ang FIVOX para pa rin po sa karagdagang mga development. Kaugnay pa rin po dito sa naunahong nangyaring 7.2 magnitude na lindol. Oras natin, meron na ho tayong 23 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. At sa iba pang mga balita, mga kabombo, Kastar Nation, magaganap na humuli ang Original 4 sa bloodletting program sa bansa, ang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Ang isang araw na biggest bloodletting program na ito sa Pilipinas ay isa sa katuparan sa pamagitan po ng number one at most trusted radio network sa bansa, ang Bombo Radio Philippines. Matapos kasi ang 3 taon na pahinga alinsunod sa pinairal na COVID-19 protocols, ang panawagan para sa mga donasyong dugo na pinangunahan ng Bombo Radio Philippines sa pagtulungan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ng Philippine Red Cross ay muling nag-aanyaya sa kusang pakikibahagi ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng pagangalap ng libu-libong blood donors na handang literal na magbigay ng bahagi ng kanilang sarili sa pamamagitan ng blood donation o donasyon ng dugo, ay mapupunan muli ang kinakailangang supply.
Sabay-sabay itong isasagawa sa 24 key cities sa buong bansa kung saan nag-ooperate ang Bombo Radio Philippines sa pamagitan po ng 31 o 31 stations ng Bombo Radio at ng Star FM. Matutunghayan din natin muli ang pambihirang kwento ng sakripisyo para lamang makapagambang ng dugo. Alinsunod sa pananaw ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman of the board ng Bombo Radio Philippines at sinususugan ni Ms. Margaret Ruth Florete, ang pangulo at chief operating officer ng Bombo Radio Philippines, na iangat ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino sa impact ng donasyon ng dugo sa buhay ng marami sa ating bansa. Mga ordinaryong mamamayan, paaralan, organisasyong panrelihiyon, mga uniformadong o uniformadong tauhan ng iba't ibang brands of service at maraming iba pa ang tumugon sa mungkahing mag-donate ng dugo at maagang nagpalista. Inihahangad ng dugong bombo na dagdagan ang blood supply sa malaking pangangailangan ng maraming tao dahil huyan sa kakapusan ng mga donors. At dahil na rin, Burmans ay may lowest record ng mga donasyon ng dugo sa kada taon. Ginawa ng Bombo Radio Philippines ang mga hakbang upang palakasin ang supply ng dugo sa bansa sa pamamagitan ng pagdaraos ng dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain ngayong buwan. At dahil Burmans na at bilang aming paraan ng pasasalamat sa aming mga taga-suporta, ang Bombo Radio Philippines Foundation ay magpaparaffle po ng cash gift, isang maaga pong pamasko sa mga matagumpay na blood donors sa 24 na key cities kung saan magkakaroon tayo ng Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Magbibigay ang Bombo Radio Philippines ng mga cash incentives bilang patikim ng simoy ng Pasko. May ilang makakatanggap ng 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos mula sa mga successful blood donors. At ang naturang premyo ay agad rin pong maiuwi ng ating maswerteng nag-donate ng dugo. Kaya payo po ng mga eksperto sa mga magdo-donate ng dugo, huwag magpuyat, kumain ng tama at dumaan sa pagsusuri ng Philippine Red Cross. At pagkatapos naman ito, tiyaking uminom ng sapat na tubig, magpahinga at iwasan ang labis na pagpapagod at pagpupuyat. Oras na natin, magkakabombo, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Kuha tayo ng mga development mula pa rin po dyan sa Estados Unidos, kasabay pa rin po na nagpapatuloy na summit nitong Asia-Pacific Economic Corporation. Nariyan pa rin po live si Bombuan Ali Soberano. Bombuan? Makikibahagi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa San Francisco, California at susundan ng pagbisita sa Los Angeles at Honolulu, Hawaii. Tumutok sa Bombo Radio Philippines mula Nobyembre 14 hanggang 20, 2023 kung saan iatid namin sa inyo ang eksklusibong mga pag-ulat mula sa United States of America. Ang aming senior reporter, si Bombo Analy Soberano, ay magdadala ng mga pinakabagong update sa pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos sa mga business leaders at sa masiglang Filipino community. Manatiling nakatutok para sa front row experience sa makasaysayang kaganapang ito. Abangan ang pinakasariwa at pinakakomprehensibong coverage ng President Marcos sa Amerika. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombuan. Yes, magandang umaga. Madaling araw na ngayon dito sa Amerika. Alas 2:26 na ng madaling araw, Bombo Genesis at Bombo Everly. Ang temperatura natin ngayon ay nasa 15 degrees Celsius. Pero bababa pa ito hanggang 13 degrees Celsius mamayang alas 6 ng umaga. Sa ating mga nakalap na balita dito nga sa pagdaraos, sa pagnagpapatuloy na pagdaraos ng Asia-Pacific Economic Cooperation, hinikayat nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kapwa APEC members na palakasin ang economic and technological cooperation upang matiyak ang green energy solution para magiging accessible ito at abot kaya.
inihayag ng chief executive na malaki ang maiambag ng APEC sa trade and investment environment na tumutulong sa pagkat sa emissions, facilitating sa climate financing, at itong sumusuporta sa technology transfer, particular na sa mga vulnerable economies. Kaya nananawagan ang chief executive ng stronger economic and technical cooperation. Nakikita kasi ni Pangulong Marcos na magiging bahagi na ang nuclear energy bilang source ng enerhiya sa pagdating ng 2032. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng paglagda ng Civil Nuclear Cooperation Agreement na kilala din bilang 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pinuri naman ng Pangulong Marcos ang US sa angay magaling na chairmanship dito nga sa APEC 2023. Ayon sa Chief Executive, kapuri-puri ang pangangasiwa ng Amerika sa APEC Summit kung saan nabuksan ang mahalagang talakayan. Ang mga talakayang nabuksan sa APEC, sabi ng Chief Executive, ay magdadala ng marami tungo sa isang matatag at matibay na hinaharap. Kaugnay nito ay nakatakdang ipasa ng Amerika ang responsibilidad nito bilang host ng APEC sa 2024 sa bansang Peru. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglagda kanina ng 123 Agreement kasama si Department of Energy Secretary Rafael Lotilla at ang counterpart nito na si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Samantala, kasama din si Pangulong Marcos sa kanyang kapwa leader sa pagdalo sa Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Leaders Meeting kanina. Ang framework ay naglalayong isulong ang katatagan, pagpapanatili, pagiging kasama, paglago ng ekonomiya, pagiging patas at pagiging mapagkumpetensya para sa 14 na kasosyo sa Indo-Pacific Economic itong framework. Nilalayon din itong magbigay ng mga nasasalat na benepisyo na nagpapasigla sa aktibidad at pamumuhunan sa ekonomiya, nagtataguyod ng napapanatili at inklusibong paglago ng ekonomiya at nakikinabang sa mga manggagawa at mamimili sa buong rehiyon. Ang 14 na IPEF partners ay sama-samang kumakatawan sa 40% ng global gross domestic product at 28% ng mga pandaigdigang produkto at serbisyo. Mula nang ilunsad ang nasabing IPEF partners ay nakikipag-ugnayan sa masinsinang talakayan na sumasaklaw sa 4 na haligi ng framework. Ito ay ang trade, supply chains, clean economy, kabilang ang malinis na enerhiya at decarbonization at infrastruktura, at itong sinasabi nilang fair economy o tax at anti-corruption. Si US President Joe Biden ang nanguna sa pulong kanina. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. That's exactly what we've done. Every business leader I've talked to, and my colleagues have, they're more likely to invest in a region if there's less corruption, more transparency, and that's exactly what this agreement does and would show them. But as I've said, we have more work to do. We made progress in high-standard trade rules that include strong labor and environmental standards. We've committed to extending our cooperation to challenges like artificial intelligence, energy security, and semiconductors. We're launching a critical minerals dialogue to further strengthen our supply chains and create clean energy jobs. And today, I'm proud to announce that the United States is launching what we'll call the Investment Accelerator through our partnership with the Global Infrastructure and Investment. Accelerator is going to bring private capital off the sidelines for major investments in clean energy and high.
Yan ang naging pahayag kanina ni US President Joe Biden. Ngayong araw, November 17, Biyernes, ay magtatapos na ang APEC Economic World Leaders Summit at may mga aktibidad pa rin nakalinya. At mahigpit pa rin yung schedule ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mamayang gabi, didiretso na si Pangulong Bongbong Marcos para sa working visit nito sa Los Angeles, kung saan nga may mga pagpupulong siyang gagawin at partikular na ang pagpupulong niya sa Filipino community. Live mula dito sa San Francisco, California, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, dumating na sa Pilipinas ang ikawalong batch ng overseas Filipino workers na lumikas mula ho sa Israel. Eksaktong alas 3 ng hapon, lumapag ho sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang sinasakyan ng mga ito na commercial plane. Ayon sa Department of Migrant Workers, 32 o 32 mga overseas Filipinos ang nakauwi ngayong araw. 8 ho sa kanila ay mga hotel workers at 24 na mga caregivers, kasama ho dyan ang isang sanggol. Ito ay dahil na rin sa takot na madamay mga ito sa nagpapatuloy na gulo sa naturang bansa, kung saan sinalakay ng grupong Hamas at nabiktima ang libu-libong inosente mga sibilyan. Sa kabuuan, 256 na mga overseas Filipino workers na at 9 na sanggol ang nakauwi sa Pilipinas mula nang mag-umpisa ang giyera doon ho sa Israel at sa Hamas nitong Oktobre 7 ng kasalukuyang taon. Kaugnay niyan, nagkaloob naman ng psychological support ang Embahada ng Pilipinas na nakabase doon sa Israel sa mga Pinoy workers na apektado ng nagpapatuloy na kaguluhan. Una nga rito ay sumulat si Ambassador Pedro Lailo sa Philippine Red Cross upang matulungan silang makapagsagawa ng psychological support. Kaagad namang tumugon ang Philippine Red Cross Welfare Services at isinagawa ang counseling at briefing para sa mga manggagawang Pilipino na patuloy na naapektuhan sa naturang bansa. Kabilang din sa mga tinalakay ng Philippine team para sa overseas Filipino workers ay ang psychological first aid, kalusugang pangkaisipan at iba pang kaugnay na mga usapin. Tumulong din ang grupo na makontak ang pamilya ng mga OFWs at makausap sila sa pamamagitan ng online platform. Mula nang simulan nga ng pamahalaan ang pagpapalikas sa mga OFWs, umaabot na sa 8 batch ng mga Pinoy ang napauwi dito sa Pilipinas at nabigyan ng kaukulang tulong. Pinakahuli ang mga overseas Filipino worker na lumapag kanina ngang alas 3 po yan ng hapon sa ating bansa. Kaugnay pa rin po niya, nakapaglaan ng Department of Social Welfare and Development na abot sa 5.4 million pesos na halaga ng mga ayuda para ho sa mga Pinoy repatriate sa mula ho sa Israel. Batay ho sa pinakahuling datos ng ahensya, abot sa 272 ng mga overseas Filipino workers at mga overseas Filipinos ang naabutan ng tulong ng naturang ahensya. Ito'y mula po Oktobre hanggang Nobyembre 14 ng kasalukuyang taon. Ang mga ito ay inilikas ng gobyerno ng Pilipinas mula ho sa Israel, Lebanon, West Bank at maging doon sa Palestine. Sa isang pahayag, sinabi nitong si Assistant Secretary Romel Lopez na ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 10,000 na cash aid at additional na 10,000 halaga ng mga food assistance. Kaugnay ho nito ay siniguro naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan nitong mga Pinoy sa bahagi po ng Israel. Gumawa naman tayo ng pagulat sa ating kasamaan sa labas ng himpilan, si dating Senator Leila De Lima, malayan ng makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng gagawing investigasyon tungkol sa pagpapatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapalit naman ng administrasyon ay wala daw direktang kinalaman para humina ang isang kaso. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez.
Malaya si dating Senadora Leila De Lima na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng gagawin itong investigasyon tungkol sa pinatupad na war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong inihayag ni Solicitor General Minardo Guevara kung saan anya dahil isa ng pribadong individual ngayon si De Lima ay walang pumipigil sa kanya na umasiste sa International Criminal Court sa kanilang investigasyon. Sa kabila nito, iginit pa rin ni Guevara ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiction ng bansa sa International Criminal Court kaya wala itong maasang tulong mula sa pamahalaan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Solicitor General Minardo Guevara. Senator De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC investigator in pursuing yung kanyang investigation of the Philippines. So that's her privilege if she wants to help the ICC prosecute. Kung maaalala, una nang kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court at naging epektibo ito noong March 2019. Binigyan din ni Guevara ng pagpapaintulot sa International Criminal Court na magsagawa ng investigasyon dito sa bansa ay katumbas ng pag-amin na hindi gumagana ang legal system sa Pilipinas, bagay na magiging sampalan niya sa judicial system ng bansa. No, I don't think may kinalaman naman talaga directly yon sa change of administration. It's really more on the evaluation of the evidence. I'd like to believe that changes in the attitude of the courts depend to a significant degree on the quality of the evidence being presented in court. So, halimbawa, meron ganyan na may mga nagre-retract ang kanilang testimonies. Sinasabi na they were just lawyers or something like that. Then somehow it affects the quality of the prosecution's evidence. No? Samantala, sa ibang balita naman, binigyan din ni Solicitor General Minardo Guevara na walang direktang kinalaman ang pagpapalit ng administrasyon para humina ang isang kaso. Ang naging payag ni Guevara ay may kaugnayan kay dating Senadora Leila De Lima at sa naging payag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung maaalala, inamin ni De La Rosa na kapag naghain ng kaso ang isang administrasyon, humihina ang kaso sa bagong administrasyon. Ito naman ay may kinalaman sa naging kaso ni dating Senadora De Lima kung saan pansamantala itong pinalaya. Ayon kay Guevara, ito ay nakadepende sa evaluation ng mga ebidensya at walang kinalaman sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ang mga pagbabago sa desisyon ng Korte Anya ay nakadepende sa kalidad ng ebidensya na ipinipresenta. Samantala Anya, nakaapekto naman sa prosecution's evidence ang mga nagretract o bumabawi ng salaysay ng mga testigo. Gayunpaman, ang mga natitirang kaso ni De Lima Anya ay hindi pa tapos at hindi pa tutuluyang pinawalang sala. Git ni Guevara, ang paglilitis sa mga kaso ni De Lima ay gumugulong pa. Nakadepende na anya sa Department of Justice kung paano nila ipagpapatuloy ang mga natitirang paglilinis sa kaso ng dating senadora. So nasa courts na yan. We left it to the courts to resolve kung kailangan bang bigyan ng bail or kung kailangan bang, these are matters that belong to the jurisdiction of the court na. Kaya we cannot interfere. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Oras natin magkakabombo, mayroon na lamang ko tayong 18 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Mga kabumbo, Sir Nation, ito, ibinabaho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang una hong inilabas na 7.2 magnitude na lindol at pababa ito ng 6.8 magnitude na lindol. Bahagi po yan ay pakinggan po natin ang una hong pahayag nitong si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Pakinggan po natin. Namin yung magnitude from 7.2 on our first bulletin na naging 6.8 na lamang ito. As we receive more information, we do recalculations. And from 7.2, earlier na inisyo namin, sa earthquake bulletin number 2, naging 6.8 na ito. And lumalim, which is good. Kasi sa first bulletin namin, it's 10 kilometers. Ngayon, nagiging 72 kilometers. And the deeper the earthquake, the less the energy that would be felt on the surface. Kasi the energy would travel, the seismic energy, seismic waves would travel longer distances and na-dissipate yung energy. As we receive more information,
from our seismic stations, we recalculated yung magnitude and naging 6.8. Tsunami advisory, wala pong tsunami threat. And if it's 6.8 and yung lalim niya is 72 kilometers, hindi po yan nakaka-generate ng tsunami. Bahagi po yan ng paliwanag, mga kabumbo, ni FIVOX National Director Teresito Bacolcol. Kaugnay pa rin po dun sa pagbabaho nila dun sa naranasan pong lakas ng lindol. Kasama na rin po yung pagtanggal doon ho sa pangamba o pagpawi sa pangambaho ng publiko na magkakaroon po ng tsunami alert. Kasabay pa rin po nitong nasabing lindol. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, ang cyber defense exercises magiging bahagi na raw ng joint exercises na isasagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. May lakwang report po dito si Bombo Marlene Padiernos. Regular nang magiging bahagi ngayon ng mga isinasagawang joint military exercises ng Armed Forces of the Philippines ang cyber defense exercises. Ito ang inihiyag ni AFP Joint Exercises Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat Pa 2023 Colonel Michael Lohico sa idinaos na closing ceremony ng naturang joint exercises ngayong araw sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Paliwanag ni Lohico, kinikilala na sa datang lakas ng Pilipinas ang crucial area ng cyber domain ay kinakailangan matutukan ng kasundaluhan at kasabayan niya nito ay ang pagsisentro rin ng sarutang lakas ng Pilipinas sa parehong physical at non-physical exercises na pag-asanay ng tropa ng mga militar. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Lohico na higit pang sinasanay ng AFP ang matauhan nito na maging security conscious upang maging handa sa anumang uri ng banta na kakarahapin ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito bahagi ng kanyang pahayag. We recognize that the cyber domain is a crucial area where the AFP has to pay attention to because all of the other kinetic capabilities are also hinged on the cyber domain. So we would like to emphasize our domains are both physical and non-physical. So when we talk about the physical domains, you're talking about the ground, the air, maritime domains, but what is not often talked about is also the non-physical domains like yung cyber domain, yung information subsystems. Okay, because all of those non-physical domains will have an effect on the physical domains as well. Kaya yes, we're paying very close attention to that, and we're also building our capabilities to strengthen our cyber defenses. Ang opisyal ng pag-asara ngayon ng AFP Joint Exercises 2023 ay pinangunahan ni Department of National Defense Senior Undersecretary Irineo Espino bilang guest of honor and speaker. Dito ay ipinaabot niya ang pagbati ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa lahat ng mga naging kalahok sa naturang pagpuspusang pag-asanay na nagturo at sumubok sa kanilang mga kakayahan na magiging batayan naman ng isang matatag at malakas na hubog sa datahan. Ang AJEX Dagat Pa 2023 ay 12 araw na pag-asanay ng mga miyembro ng AFP na nagsimula noong Nobyembre 6 at nagtapos naman itong Nobyembre 17 ng taong kasalukuyan. Ito ay nilahukan ng nasa 1,500 ng mga tauhan ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines at gayon na rin ng Philippine Coast Guard. Layon nito na mas paigtingin pa ang interoperability ng mga major service branches ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Ang kasunduan naman sa ilalim ng United Nations gagamitin ng Justice Department upang sapilitang mapauwi na ang dating mambabatas na si Arnolfo Teves Jr. Kaugnay niyan, may kabuan pang detalye si Bombo Victor Yantino. Upang sapilitang maiuwi sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., target ngayon ng Department of Justice na gamitin ang ilang kasunduang nakapaloob sa United Nations. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na plano ng kanilang ahensya na maghain ng rendisyon nang sa gayon ay maobliga nga itong si Teves na bumalik sa Pilipinas mula sa Timor-Leste kung saan ito huling nakita at napaulat na humiling ng Special Political Asylum. Ito ang naiisip na paraan ng ahensya dahil sa kawalan nga ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Timor-Leste. Sinabi rin ng kalihim na susulat sila sa gobyerno ng East Timor upang ipabatid at ipaliwanag ang bawat detalyeng kinakailangan nang sa gayon ay ma-action nila nang maayos ang naturang usapin.
Binigyan din pa ni Remulla na sa ilalim nga ng kasunduan sa United Nations, responsibilidad ng host state na isuko at ibalik ang isang akusado sa lugar na pinanggalingan nito. Layunin nito na matiyak ang mabilis na pagulong ng kaso na kinakaharap ng akusado. Kung maalala, nakipagpulong nga si Justice Secretary Remulla sa presidente ng East Timor na si Jose Ramos Horta. Sa naging pagpupulong ay napag-usapan umano ng dalawang opisyal ang kasalukuyang kalagayan ng dating mambabatas sa kanilang bansa. Sinabi rin umano ni Horta na hindi ito natutuwa sa pamamalagi ni Tevez sa kanilang bansa. Ano yan? Formal request yan na ibibigay namin sa Department of Justice ng Timor-Leste at ito'y paabutin sa kanilang sistema ng justisya at sila ang magdidesisyon ayon sa ating mga katungkulan sa United Nations. Si Tevez nga ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal matapos na iturong utak sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at sa siyam na iba pang nadamay sa naturang insidente noong March 4 ng kasalukuyang taon na naging mitsa naman ng kanilang buhay. Kabilang sa mga kasong kanyang kinakaharap ay kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Sa kabila nito ay patuloy namang itinatanggi ng dating mambabatas na may kinalaman siya sa pagkamatay ng dating gobernador na si Digamo. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Meron naman pong apat na bagong mambabatas ang sumailalim sa tinatawag na Executive Course on Legislation. May kabuang report po dito at detalye si Bombo Kelly Cordero. Sumailalim sa Executive Course on Legislation ang apat na bagong mambabatas ng 19th Congress. Kabilang dito sina 7th District Cavite Representative Crispin Diego Remulla, Party List Act CIS Representative Erwin Tulfo, 2nd District Camarines Norte Representative Rosemary Conejo Spanotes at 1st District Zamboanga del Norte Representative Roberto Uy Jr. Ang Executive Course on Legislation ay para matulungan ang mga bagong kongresista na epektibong magampanan ang kanilang mga tungkulin. Inorganisa ito ng Office of the Secretary General sa tulong ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance at Center for Policy and Executive Development. Tinalakay dito ang development concepts, indicator, approaches at kasalukuyang issue at hamon sa Philippine development and public policy. Kasabay nito na pag-usapan din ang pagpapasa ng budget, constitutional mandate ng institusyon, proseso ng mga komite, legislative process at parliamentary rules and procedures. Maliban pa sa mga nabanggit, natalakay din ang legislative ethics and accountability, citizen engagement, constituencies and advocacy at media and basic cybersecurity and online hygiene. Samantala, sa ibang balita naman, nauna nang iniulat na itinanggi ni House Deputy Majority Leader for Communication Erwin Tulfo ang issue na may planong impeachment ang Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng mambabatas, hindi sapat ang issue sa confidential funds para patalsikin ng Vice Presidente. This point, wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Alam naman natin yung mga grounds ng impeachment. At this point, wala eh. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? May siguro may gumagawa lang ng intrigue. Kung matatandaan, nagugat ito matapos ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na may ilang kongresista na nag-uusap-usap na umano ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ilan pang mga tsuper ng jeepney abay makikilahok sa panawagang tatlong araw na tigil pasada na ikakasal ng grupo ng transportasyon. Kaugnay niyan, may mga nakapanayam si Bombo Tropio Anuada Jr. Makikilahok ang ilang jeepney drivers sa Makati City kaugnay sa mangyayaring tigil pasada na magsisimula ngayong Lunes, Nobyembre 20. Ayon sa transport group na pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston, tinatayang nasa mahigit 100,000 na mga jeepney drivers ang lalahok umano sa nasabing nationwide na tigil pasada. Sa Metro Manila ay nasa 40 ruta ang posibleng mawalan na masasakyan na jeepney. Kabilang na nga dito ang Monumento, Baclaran, Katipunan, Novaliches at Commonwealth.
Ayon sa nakapanayam ng Bombo Radyo na mahirap man matigil ang pasada na ilang araw, ay wala umano silang magagawa kundi ipaglaban ang kanilang karapatan dahil mas mahirap daw kung panghabang buhay silang hindi na makapamasada. Sa pili, basta sanabi ng piston, dahil ang piston ang may kuhaan, sumama kayo. Ang gusto ko lang, wala na, alisin nyo sila yung pinapanak na face out na dahil yun lang naman ang naglalaban na mawala yung pag-modernization niya, hindi kaya nga ng maliliit na mga regulatory. Para sa akin, para gusto ko si mama, para maano po tulungan ko yung mga pinaglalaban yung anak buhay namin. Makakailangan po, pagka may bumeng, makasama, baka bumeng. Base sa datos, mahigit 3 na lamang sa bawat traditional jeepney ang hindi nakakapag-consolidate. Kung hindi ito masimula ng proseso hanggang December 31, ay magiging wala ng visa ang prangkisa nila sa Enero 1. Sinabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi kailangan na matapos ang consolidation ng December 31, pero substantial compliance lang ang kailangan para kahit hindi pa tapos, ay maikukonsidera na rin silang consolidated. Ayon naman kay LTFRB Technical Division Head Joel Bulano, sa 154,000 na mga public utility jeepneys ay nasa 95,000 na ang nakapag-consolidate. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard naman sa Western Visayas handa na para sa Dugong Bombo 2023. Kaugnay niya na may karagdagan pa pong pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Handa na ang Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard sa buong Western Visayas sa Dugong Bombo 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Archival Makala, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 6, sinabi nito na mula pa noon, kaakibat na ang pulisya sa bloodletting campaign ng Bombo Radio at Star FM stations. Ayon kay Makala, hindi lang ang katahimikan at kapayapaan ang kanilang tinutukan, kundi ang pagtulong rin sa mga nangangailangan ng dugo. Ayon naman kay Captain Roel Maglalang, Civil Military Operations Officer ng 301st Bayanihan Brigade ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na regular ng aktibidad ng militar ang pakikilahok sa Dugong Bombo. Para naman kay Commander Paterno Bellarmino Jr., pinuno ng Coast Guard Station Iloilo, sinabi nito na naging leksyon ang naranasang coronavirus disease 2019 na COVID-19 upang mabigyang halaga ang pag-donate ng dugo. Ang Dugong Bombo ay isa sa mga corporate social responsibilities ng kumpanya kasama ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Tinaguri ang bloodiest activity na kaangkla ang programa sa slogan na A Little Pain, A Life to Gain. Ang Dugong Bombo ng Bombo Radio Iloilo ay isa sa gawa sa Iloilo Science and Technology University. All persons na makakabulig o makakatulong sa ating mga kababayan by donating blood. Ito naman po yung makabubuti at kung tayo po ay after examination by the concerned medical authorities at tayo po ay qualified na makuna ng dugo, ito po yung nakakabuti rin po sa isang tao. Kita-kits nga po doon at ma-expect nyo po ang participation ng PNP along with the media practitioners at lahat po ng concerned agencies. Salamat po. Si Police Brigadier General Archival Makala, ang Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 6. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezzy Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, dinipensahan ng Miami Heat ang home court nito laban sa Brooklyn Nets na 122-115 score. Nanguna itong si Jimmy Butler sa opensa ng Miami sa kanyang 36 points at 5 rebounds, habang 26 points naman ang dinagdag nitong si Duncan Robinson. Para sa Brooklyn Nets, kapwa nagbuhos ng tig 23 points si Michael Bridges at ang bench player na si Lonnie Walker IV, habang tig 16 points naman ang ambag nila Nick Claxton at itong si Johnson o Cameron Johnson. Misto lang naging easy win para sa Miami ang naturang laban matapos hawakan ang lead sa kabuuan ng game hanggang sa pagtatapos nito. Bagaman hindi nagkakalayo ang opensa ng dalawang koponan, labis na pinahirapan ng Nets dahil sa dami ng turnover nito.
Kumamada ito ng kabuang 14 o 14 ng turnover na siya namang sinamantala ng Miami. Sa kasalukuyan, hawak ng Heat ang 8-4 na kartada o 8 wins at 4 losses, habang 6-6 naman ang para sa Brooklyn Nets. Ang sports news ay hatid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM Glucan. Football, entertainment, entertainment news. Inanunsyo ni Miss Universe Organization President Paula Shugart ang kanyang pagbibitiw matapos nga ang 20 taong panunungkulan sa naturang organisasyon mula noong taong 1997. Ginawa ni Shugart ang naturang anunsyo sa kanyang talumpati matapos nga ang Miss Universe National Costume Show ngayong araw doon sa El Salvador. At gayon yan, kaugnay pa niyan, hindi naman diretsahang binanggit ni Shugart ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Subalit sinabi nito sa kanyang mga supporter na hindi ito magre-retiro at may unbelievable story ito na nais niyang maibahagi balang araw. Sinabi din ni Shugart na ang kanyang huling show bilang presidente ng Miss Universe Organization ay hanggang sa Sabado na lamang, Nobyembre 18 oras doon sa El Salvador, kasabay nga ng inaabangang Coronation Night ng 72nd edition ng Miss Universe. Nilinaw din ito na ilang buwan na rin umanong pinag-iisipan ang kanyang desisyon na magbitiw sa pwesto at wala itong kinalaman sa mga pangyayari kamakailan tungkol sa liquidity problem matapos nga magdeklara ng bankruptcy ang GKN Global Group na may-ari ng Miss Universe beauty pageant brand. Kaugnay po niyan, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Paula Shugart, ang Miss Universe Organization President. On this magnificent stage to announce the end of my tenure as the president of Miss Universe. I have decided that this Saturday will be my last show. And to be clear, this decision has been months in the making and is not in a response to recent events. I stayed because of my belief in El Salvador. On this Yan po ang shocking announcement ni Miss Universe Organization President Paula Shugart. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, sa araw na ito, ang isa pong US dollar katumbas ng 55 pesos and 67 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 16 centavos. Nasa 41 pesos and 46 centavos naman katumbas ang isang Singaporean dollar. Ang isang Saudi Arabian Rial, ito ay katumbas ng 14 pesos and 90 centavos. At ang isang Euro, ito ay katumbas ng 60 pesos and 63 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Kester Nation, si Christmas Countdown, 38 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Muli dito sa Makati News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Share the love, share the love. Give the gifts forever.